or dito sa mid lane matchup natin para sa game number 3. So tingnan natin kung anong bubuo mga teams na ang mga heroes ang pipiliin dito. Ang kulang ng high grounds dito is yung kanilang magiging main carry hero. At maraming hero actually, maganda yung ano nila rito. Nagsisynergize sila. They have a very big ultimate which is the reverse polarity and with the RP and the invoker combo, medyo destructive yan. Pero they can actually bump up yung kanilang magiging carry dito with that Magnator Empower and of course the Alacrity na manggagaling dito sa invoker. So marami, given na marami silang choices, they can actually go for a Troll Warlord, even a Phantom Assassin, yung mga tipong kayang sumabay sa Slark pag umabot yung laban natin ng ultra late game. Yun yung mga pwede nilang piliin dito. Magnetize Freezing Field, dagdag pa rin sa lakas ng puwersa ng HG. Samantala, pitasan portion lang. At tama nga ako dyan, Phantom Assassin ang mapipili nila with the buff na meron sila dito. This could be kung makukuha yung timing ng HG dito, medyo alanganin na kagad itong HF dito. Kahit may Slark pa sila. Although they have the Snowball save, pero hindi mo naman aasahan na every time yan. Pag yung Tasker lang naunahan, masasaktan yan. Mapupunit ang brief. Kailangan nila ng happy pit dito ng mid laner na medyo kayang mag-scale early ng mas maaga para at least mapigilan yung mabilis na item progression para dito sa side ng high ground. So, tignan natin kung ano yung magiging last pick para sa happy pit dito. Walang pwede sila mag-tinker. Ayan. Kay Bulag-Bulag Gaming. Split push capability, papitasan portion, malaking tulong din. So, Tinker, TA, or ang pagbibili mo lang dito, ako ng Tinker OD. Kailangan mo ng Tinker, so, o kaya OD, mamili ka lang dyan. Ay, wala pala. May Tinker ba? Ay, ako ba yung Tinker? Templar, TA yung pinili. So, kompleto na yung mga heroes natin na para dito sa ating game number 3. And we will just wait for the game to start. At i-follow nyo na lang ako sa Twitter and sa Facebook. Ayan ang Facebook ko, Duno Duno. And of course, kung may Instagram kayo, follow nyo na rin ako doon. Duno Duno, walang dot. Yun, ang Instagram ni Kuya D. Mag-upload ako sa mga pictures tungkol sa mga event na pupuntahan natin. At syempre sa mga event na kasali tayo para syempre, alam nyo na, marami tayong mapag-usapan. Join na kayo sa ating official community, facebook.com/groups/esportspinas. And syempre, like nyo na yung YouTube channel natin, Mineski TV, kung gusto nyo maging updated sa mga esports happening sa loob at labas ng bansa, go to mineski.net. Like nyo na rin yung Facebook fan page nila. And Mineski Events Team, of course. Salamat sa mga kaibigan natin sa Mineski Infinity Cyber Cafe nationwide. At sa lahat ng mga parokyana natin dyan, mga bestie. Eto na, game na. Pasok ko lang pa ba yung game? Tagal yung game, ah. Ayun na pala, game na. Tutulog ata si Alo, eh. Walang sounds, bes. Hello? Yun. Makilala na natin, Jesse Vash, ang Warlock, Ben, ang TA, AU, Taskar, Jules, ang Slark, and Yaj Dota will be playing ang kanyang Legion Commander, MTR ang Magnus, Lance ang Phantom Assassin, Felix Xiaoba ang Earth Monsoon ang gagamit ng CM, and DDZ, isa sa mga signature hero niya, Invoker na naka Dark Artistry. So Invoker user yan si DDZ, alam ng lahat yan. Seconds to battle. So aggressive play coming again from HG, pero naku, nahuli si DDZ dito, and DDZ again will concede the first blood. Ben Hurlawis na naman ang kukuha ng first blood dito. And HF, they will be able to secure 3 out of 4 bounty runes. Pero, nako,
Mahuhuli ang Taskar ni Idol AU dito. And this is a return kill. Sunstrike won't connect though. But it is the PA to get that kill on AU and Ben-Hur. Medyo mababox out muna rito. So I think aggressive try lane para dito sa side ng Viberto. Nako, may nag-TP. May nag-TP. Nako po, pero aggressive ka naman kasi dyan, bestie. Binigyan ng pangalawang kill si Ben-Hur. At sulit na sulit. Kahit dinilay mo ko giving me another kill, I will gladly take your life dito. At ayan na. Pare, last hit and denice tayo. Sino pa ang ating observer? Yung... Ayan, aggressive ng both teams playing a very aggressive game. Warlock, this is an almost dead Warlock dito, pero Slark is here, and of course the Tuskar with that Ice Shard trying to block some of the members ng Team HG dito, and they won't be able to get that kill on Warlock. So Yaj, he is laning here on the top lane. He is up against the Magnus of MTR. So an offlaner versus an offlaner, Magnus, and so magang magiging magang timingan nila rito. Of course, Ben-Hur, isa sa mga pinaka-effective niyang hero, Templar Assassin, using the Psyblade to harass itong uy, kita mo naman yun, no? Patay tayo dyan, pinawa pa yung mga Forge Spirit. So si Ben-Hur is actually having a great start. 4-4 ang kanyang last hit and deny dito, 5-6 naman para sa TA. Pero si Ben-Hur merong first blood at saka merong isa pang extra kill. So, uy, nakarakan dito. Here comes the latch. Sinusubukan nila patayin ng Crystal Maiden. And yes, the Crystal Maiden will fall. HF with a very, very early aggression dito, mga kaibigan. And they will try to chase itong Templar. Ay, naku, nakahuli pa rito. There's that blink out. Will Jules be able to get this kill? Pero hindi niya po pwersa yun ang issue. Here comes, delikado. Nagpahuli. Naku po! Patay pa yung PA. Nadamay sa Fatal Banding. Nadamay din. Patay din si ano. Si Earth Spirit and Python is the scoreline. HF with the dream start dito sa game number 3 natin. And TA also establishing mid lane dominance dito. Wala siyang pakialam sa invoker ni DDC. Pinaparm niya yung mga Forge Spirit dito. Extra gold, extra money. This will come in handy. Shrine yata magaganap. Legion Commander ni JJ is leading all heroes in terms of last hit and deny, 16 in the what the moment. Wala, magagang simula. Maganda yung simula ng laning phase dito. Tatlong mid, top, and bottom. Tamang-tama yan. Pag nagpatuloy yung trend natin na to, mukhang HF will be able to end this game early. Meron dumating dito. Pero ito, Iko Eyo. Gusto nilang patayin yung invoker dito. Meron siyang gulong, itlog-gulong dito. Tignan natin kung papapasukin niya. Pero Ben, walang pakialam sa nararamdaman dito. Tinatangke niya lang. Sabay, farm lang. Oop, another refraction. And Ben, almost perfect ang kanyang lasitan dito. Pero hindi siya magiging over-aggressive dito. Happily farming lang si Ben-Hur dito. 3 minutes into the game. Naglalagay pa ng wards itong si Earth Spirit dito. At, uy. Magpupull dapat si Ben, pero nilagyan ng observer ward ng Earth Spirit. So there's ATP reaction sa top lane. May kaguluhan na nagagalap dito. Here comes the Phantom Assassin. Taskar is here. Here is the Magnus with the Empower. Nakakabulan pero overshoots dito. At Nico Ayo, mukhang ibibigay na lang niya ang buhay niya rito. At pinapatakbo niya si JJ. Pero si JJ, uy! Mag-snowball pa! Naku po! Grabe naman sa galawan yun. Sunstrike will not connect, but the dagger will be enough to take down the life of the Tuskar. 5-2 is the current scoreline. There's an invis route para kay Ben-Hur dito. Tignan natin kung anong play ang gagawin nila, pero hindi niya gagamitin. Level 5 na siya rito. Akila is up on him. Patagos-patagos lang sila rito. Merong TP reaction. Mukhang they are ready to rock and roll dito sa mid lane. Here comes the Tuskar. Pupwersahin ba yung issue? Ito nga, mukhang gugulugan. Here comes the Ice Shard. Nahuli. Huli ka. Huli Mingi ito. Gulong itlog gulong. Pero ito ang Crystal Maiden with that Nova. Pero uy, delikado yung invoker doon. Pero Cold Snap will be used. Thanks. On the Templar Assassin. So they won't be able to get that kill, but they will force the invoker into
the retreat dito, mga kaibigan. Legion Commander continuing to farm. Here comes the adjustment coming in from the side of HG. They are now laning the Templar Assassin here on the top lane. Pero this might be too late dahil yung Legion Commander meron ng sufficient level and to deal against this Templar Assassin. Level 5 na siya with 3 point on that overwhelming odds. Slark is sitting at level 4, nearing level 5 dito, infused raindrops, and wala, poor man shield killing blade, and boots ang item niya rito with a magic stick as well. Pero eto, Taskar and Earth Spirit, magkikita sila rito pero walang aggression na magaganap. Legion Commander nalalapit na sa pagiging level 6 dito, and ang Phantom Assassin hindi makalapit dito. So padagger-dagger lang siya para makapag-farm. So aggressive plays coming in from JJ. Arcane Rune, meron ang Templar Assassin dito. Invoker is number 6 in terms of network. TA is number 1, followed by the Slark, the Legion, the Magnus, and the PA dito. So si Ben Horlawis, medyo nakakuha niya yung mga comfort hero niya rito. Here comes the trap. Style sa psionic traps. Sa kaya po kuha lang sila ng kuha ng ancient stock dito itong si Ben, so walang contention na magagaling para sa side ng high ground dito, and Ben will be able to get this ancient stock without any problem at all. This will help him boost yung kanyang net worth dito sa laro natin. 5-2 is the current scoreline. You are watching the Sea Kappa Southeast Asia Dota 2 Invitational Game 3 ng ating best of 3 series, of course, between HG and HF. Legion Commander is now sitting at level 6. Templar Assassin, level 6 na rin dito. So, kailan darating yung tulong para kay Yaj para makuha niya yung unang duel victory niya? Yan ang tanong. Pero Warlock, ay hindi. CM and Earth Spirit, nandito silang dalawa. Uy, gugawin ba nila si JJ dito? Naku. JJ, delikado buhay niya rito. And nagamit niya na yung overwhelming odds. Here comes the Billing Strike coming in from the Phantom Assassin. And tumatakbo-takbo lang dito. Here is the Earth Spirit. Mahuhuli nila si Yaj. Pero Yaj, masyado makunat dito. Tingnan natin kung mabubuhay ba si Yaj dito. Yun. Ako! Snowball to save. Sunstrike won't hit. Tingnan natin kung ano mangyayari rito. Yaj will be able to walk away with the help of AU. So Yaj surviving yung asunto na yun ng high grounds. This will come in handy. Mayaman na yung Templar dito. 8 minutes into the game. Crystal Maiden nandito! Si Edge Toto, saan saan nagpupunta rito? Matik pa siya tamaan ng Nova dun. Aray, nag-critical yung dagger. Bestie. Here is... Uy! Aray ko, Fatal Bans. Sabay Psyblade. Ramdam na ramdam niya, bes eh. Pero ito, Magnus is actually doing a decent job of farming dito sa bottom lane natin. He is up against the Slark. And the Slark is now sitting at level 7. Power Dreads is up on him. Ang magiging first item niya towards this game will be the Shadow Blade for initiation dito. So medyo natigil ang aggression para dito sa side ng HF. Kanina super aggressive sila. That, which means, kaya nga meron silang 5 kills dito kaagad early in the game. Pero medyo tigil yung aggression nila rito. Warlock is sitting at level 5. Templar Assassin just taking good care of the stocks na binibigay sa kanya rito. And 5-2 na yung network ni Ben Hur dito agad. 9 minutes into the game. 5-2, nalapit na sa Blink Dagger yan ah. Pero hindi pwedeng i-count out tong HG. Malakas ang HG pag balugbogan, 5v5. May Magnus sila, tatanda mo yan. Kaya kailangan mag-ingat din ng HF dito. Hindi sila pwedeng magpakampante. Daggers na weapon the TA. Slark
is now level 8. Roaming lang muna siya rito, trying to walk at hanapin yung mga lugar na merong wards yung kalaban. Siyempre, pag nawala yung passive niya, ibig sabihin may vision yung kalaban doon. Either may hero or mayroong wards na nakakakita sa kanya. Blink Dagger up and running now on the Templar Assassin. He is also nearing level 11 dito. And this Earth Spirit really needs to be careful dahil kita mo naman, napakalakas ng Templar Assassin dito. 6K network in 10 minutes mga kaibigan. 600 GPM ang ginagawa nitong Templar Assassin dito. Pero delikado si Bendito, pwede siya ma-heatstroke. Pupwersa iba? No, di mapupwersa. And here comes the trap. Patagos-patagos lang dito. And Ben-Hur, hindi talaga papapigil at the moment. And the Warlock is now level 6. So they will be looking for aggression dito. Itong side ng HF. And Ben-Hur immediately teleporting towards the top lane. At mukhang tier 1 tower top lane naman ang balak nilang rakin dito. They haven't got any dual damage on Yaj as well. So talagang nag-group up na sila dito. They are just letting Jules farm. Yan ang kanilang fallback plan. Yan ang kanilang insurance policy if ever this game goes very late. So they need to create as much space as possible para kay Jules dito in order for Jules to get online early. Pero ito, may bakbakan. Ito na, Snowball. Tignan natin dito, Crystal Maiden. Papasok si Magnetor. Here is a one-man RP. Pero Ben is on a killing spree. Here comes the chase. The Legion Commander is here. Pero not Stripling Dagger siya rito. Tignan natin kung aabutin nila rito. Nag-aabol pa si Ben-Hur dito. Ben, looking for a potential prey. Uy! Hindi nila mararak. So, CM will fall. 6-3 ang ating scoreline dito. Templar Assassin, walang pakialam sa mga nararamdaman ng mga player ng HG dito. Dire's top tower is under attack. Yaj, medyo naman number 4 in terms of network dito. Invoker is 4-8. May end up Midas na ba yung Invoker? Yes, Midas is up on the Invoker and he is already building towards the ano dito. Ganim Center. Naku, nahuli si Yaj Dota. Oh, mabubuhay ba si Yaj dito? At mukhang Yaj will fall. Lance will be able to secure that kill. So that is another kill going in favor of high grounds. And he will be able to spot itong si AU na naglalagay ng deep observer ward dun. Tandaan nyo, hindi pa sumasama si Jules sa kaguluhan. Dire's bottom tower is under attack. And this tier 1 tower in the bottom lane is in danger of falling down sa kamay ni Jules Silicious Papa Bolt. So this is another objective going in favor of the HF squad dito. Dire's bottom tower. And yes, Jules will get the tower. Already building towards the Echo Saver. Shadowblade is up on him. Kompleto Recados na. Pero yung Invoker nakakabal na. He is now 5-5 in terms of network dito. Deso na ba yung TA? TA. Nako. 300 gold short of the Desolator. So mayaman ang TA. Crystal Maiden falling down sa kamay ni Sludge. And that is HF getting another kill in their favor. Ayun na. Deso na si Ben. Okay. At this early, 14 minutes into the game, yung Deso na yan, napakalaking sandata para kay Ben-Hur. Buburay niya sa mundo. Lahat ng tatamaan niya dun. Slark again, may mahanap na naman ang Crystal Maiden and Jules. The Crystal Maiden, malakas ka pala mag-CM nung game 1 ha. Ito ka ngayon. Narak na naman yung CM dun. And with the Slark pick, hindi pwede magala ang CM mag-isa rito. Legion Commander now up with the Blink Dagger as well. So another form of initiation in favor of half a beat being online dito. At ako, nakita nilang nagro-rosha na si Templar dito. Will they go for this? They don't have the vision. They have the RP though.
of the Subappearance. Tignan natin, here is the Templar Assassin. Looking for that Phantom Assassin, the Battle of the Assassins, mga kaibigan. Ben-Hur now opting to go for a Hurricane Pike. Aray. Dire's bottom tower is under attack. Tingnan natin kung rarakin nila to. Invoker. Nasa top lane. Nag-i-split push the rest of the HF squad. Nasa likod ni Ben-Hur dito. They are looking for an engagement. Ito na si Slark. We'll try to go to the backside dito, mga kaibigan. At spotted si Jules. So alam niyang merong wards dito. Pero Jules. Uy. Radiant's top tower is under attack. Ewan ko anong pinaglaban ni Jules, pero pinaglaban gagamba. Legion Commander. Hindi, ito na. Fatal Bands, Chaotic Offering. Pero nag-pop na agad yung Aegis dito. And hindi na nila pupwersahin yung issue, but the tier 2 tower falling in the mid lane. Jules, hindi ko alam, medyo questionable yung galaw niya ron. At na-RP skewer tuloy siya sa tore. And Jules will pay the price. Pero Ben-Hur, patuloy ang pagyaman, patuloy ang pag-take. May double damage po. Naku. Ang bumangga, iba sa Templar Assassin. So TA, ano item ng Phantom Assassin? Going for Yasha, mukhang magmamanta style. Yasha yata yung first item. Mukhang Incinuator Manta style lang naman yan. HF, patuloy ang paglobo ng kanilang kalamangan dito sa game 3 natin. At wala pa rin sagot kay Ben-Hur. Pero Phantom Assassin, alam mo, sasakit at sasakit yan. Pero ito, susubukan yata nilang rakin. Hindi nila po pwersay ng issue. O Rico, 2 hits ang isang buong creep wave. Echo Saber na completed ng Jules. San si Jules dito? Nag-arap siya na mabibiktima na naman. Ayun si Jules. Oh. Pero Jules, playing as bait dito. Although, magre-regen agad ang kanyang buhay dahil sa kanyang ultimate. Kung wala kayong vision sa kanya, pupupuno lang yung buhay niya dito. Sama-sama ang high grounds dito. Wala silang magawa. Pero HF, they are under the cover of smoke. They will be looking to fight. Pero merong shrine dito. Both teams under the cover of smoke. Tignan natin kung sinong unang bibitaw dito. Pero pinagpaplanuan na nila na masama si Jules Silicious. Papambol, hindi nila alaman dito. Here comes the snowball. Oh my god, the snowball. Masyado malayo ang hinabol. Ibig sabihin, hindi ka makakapag-RP. Here comes the Templar Assassin. The Skewer. The Magnator. Oh my gravity. Oh my god. Four heroes falling down. That perfect RP. Five heroes dead. Cinco kamote ka boy. And HF fighting towards that RP and the damage given by the Invoker, Meteor, Sunstrike, and the Defeating Blast on top of that tinalon. Ba't mo tinalunan, Ben-Hur? Nako, kami sasakitan ko. Kahit di kami malakas, di kami nabibigyan ng ganun. What have we here? Pumasok si Ayu. Winalrus punch niya. O tapos, anyari? Nako, nagpaubo sila ng walang kalaban-laban doon, mga bestie. At kita mo naman, momentum now on the side of high grounds. Ganun lang umubos ng limang super aggressive. Hindi ko alam. Nako po, the great decline, mga kaibigan. And even in terms of experience, sumalamang na ang high ground. Kumatsyong ang happy pit. Hawak nila ang pinakamalaking kalamangan. Pero kumatsyong sila ng di oras. Na RP sa mukha. Kitang-kita mo, Nico, yung in-uppercut. Alam mo, paglalaban mo dyan, Nico. Ito, uppercut. Sinama lahat. Nahuli sila. Si Jules, tumalo na rin para damay-damay na. Iba? Iba si Sludge. I'll take that. Pero na, labanan na ito. Tingnan natin. Uy, napa-ulti si Sludge. Pero invoker yung kalaban niya. So, delikado buhay niya rito. And here is the chase. Hindi ko alam kung hahabuli ba nila si Sludge dito. Pero Jules, hindi na siya makakapatay ng basta-basta. Nagre-react na ng mabilis yung kalaban dito. Here is the Templar Assassin though. Now up with that Dragon Lance and on his way towards a Hurricane Pike dito.
Dire's bottom tower is under attack. The Magnus and Invoker combo though. Dahil dyan, Yasha is now up on the Phantom Assassin. Pamantalicious popable na rin siya rito. May 2-1 gold siya. So ibig sabihin makakabili siya ng Ultimate Orb. And he is just a scroll away to complete yung kanyang Manta style dito. Yaj Dotto, wala pa siyang Blade Mail. Pero 300 gold na lang ang kulang niya. Babubuo na ang Blade Mail ni Yaj dito. May pero yun na, may pinag, may planong masama. Mukhang si Ben Hur mararak sa bottom lane dito. Dire's top tower is under attack. Siya. Pero Sludge on the top lane. Medyo nakikipaglaro sa kamatayan dito. Sunstrike connecting. Defining blast. That combo though. Long range assault. And Jules Delicious Papa Ball. Di niya alam kung anong nangyari. Pero ito pinagplanuan na masama. Aray ko. Dire's top tower is Templar Assassin trying to take in an objective dito sa top lane. Lamang na ang HG by 1 kill in this game. Invoker and the Phantom Assassin now applying pressure towards the Steel 2 tower in that bottom lane. No one defending Dire's on the side of HF. And mauna ang HF makakabasag dito. Mababasag nila yung tier 2. Pero hindi rin nila madidepensa itong tier 2 nila sa sarili nila. Legion Commander now up with a Blade Mail. So this is a very important item, especially against that Phantom Assassin. Kung gusto niyang i-duel yan, kailangan niya ng Blade Mail para pag nag-critical yung PA, wasak yung mukha. Yan, Pike completed on the Phantom Assassin. Templar Assassin dito. This will come in handy. Joseph's number 3 in terms of network. Mas sinusundan niya ang Invoker pero nangunguna pa rin ng TA dito. Ganda item choice sa Magnus, going for a Shadow Blade and a Echo Saber. So may cleave pa rin siya rito. Huli ka Balbon at napitas na parang prutas ang Phantom Assassin. Tignan natin kung may magagawa ritong significant ang HF. Pero HG, alam lang wala silang Phantom. Medyo chill lang sila. Napitas na ng Legion Commander eh. Going for, ano nga bubuhin ni Sludge? Silver Edge. Tama, Silver Edge siya rito. So, orb na lang yung kulang niya. So, dito si Sludge. Uy, there is an Observer Ward. So, naspatan nila si Sludge dito. So, lakad-lakad muna si Sludge. Tignan natin kung saan pupunta si Sludge dito. Kukunin niya, kukuha siya ng creeps para mabuo niya na yung Silver Edge niya rito. Pero tignan natin kung meron sila mapipitas the rest of the HF squad nandito sa mid lane. Looking for a potential pick-up dun sa mid lane. Meron mid lane, mapipitasin sila sa mid lane dito. Templar Assassin playing as bait. Pero hindi kakagatin ang bait na yan dahil he will immediately blink off dito. Samantala Sludge, bubuin niya na yung Silver Edge niya. This will immediately remove yung mga passive ng kanyang magiging mga target dito. This is a very big item pickup, especially against sa Phantom Assassin being able to remove yung evasion niya. Which is alam naman natin doon nagre-rely ang Phantom Assassin eh. Uy, nag-smoke under the Psionic Trap. So HF, they have a very good idea kung anong mangyayari rito. Pero here comes Sludge. Popping yung Shadow Dance niya rito. Preemptive Shadow Dance, mamamatay ba si Sludge? And yes, Sludge will fall and that is a very good catch. Despite Jules being able to pop his ultimate, that is an RP Sunstrike and another Defining Blast na combo para sa Invoker doon. No buyback on Sludge dito. Taskar, split push dito. Piling ko si Ayo hindi niya kailangan mag-initiate eh. Kailangan niya mag-save dito ng mga ma-RP. Pabilisan ng kamay. Ba't hindi nila alam yun? May trap doon. Doon nag-ano sa trap. Nag-dust. Ba't
Ewan ko, anong ginawa nila? Ni Jules. At naku, pangatlo na sa network yung ano. Templar. Ah, Phantom pala. Pero Jules nag-TV, naghanap sila ng gulo rito. Legion Commander, 14 damage lang meron siya. At ito, HF. They are inside the rush pit dito. Templar Assassin with an Orchid of Malevolence may be transitioning into a Blood Thorn later on. And the Sunstrike will be able to scout them. Pero it will be too late dahil it is an Aegis being claimed by the Templar Assassin at the moment. Sakit ng TA. Deso Orchid. Jules Maze Blade Push dito. Silver Edge ay nakompleto na sa kanya. BKB na magiging next item ni Idol's Luge dito. Got it. Well, 2-11 is the scoreline. Game 3 ng ating best of 3 series, mga bestie. Taskar, medyo defending the bottom lane. Eto, invoker ni DDC now applying pressure. Going for a Lincoln Spear to avoid being duel dito. Etong si Invoker, Templar Assassin with a double damage rune. Naghahanap siya ng mabibiktima rito. DA. Pero ba't ganun walang aggressive play na nanggagaling sa high ground dito? So medyo both teams not willing to take risk dito sa ating game number 3. Of course, wala nang room for error dito. Ang matatalo dito, talo na talaga. Best of 3 to, pero game 3 na. So tignan natin kung ito. Ben now up with a Daedalus. Ah, Daedalus. Chrysalis pala. At scroll na lang ang kulang, mabubuo niya na yung ano. Uy, pero uy. Nako. Nako! Na-spooted na naman si Sludge dito. Pero smoke sa side ng high ground, pero wala silang ginagawang aggressive na movement dito. And si Juice just pouncing in and out of the lane dito, trying to anticipate yung magiging asunto sa kanya. Pero HG still under the cover of smoke dito. This is their preferred battlegrounds, malapit sa kanilang shrine to give them additional survivability and of course the ability to be able to wrap around dito. Mine. Dahil pwede sila mag-dive buyback TP sa likod. Pero Sludge, malayo siya. Nandito siya sa top lane. Ako, kulang ang happy bit pag nagbanggaan sa bottom lane. Bottom lane, bottom lane, bottom lane. Uy, nagpapahuli itong si Ben dito ah. Hop! Easy, crazy! And being able to dagger out, hindi siya ma-i-skewer doon. Invoker nasa magandang position dito. Pero Legion Commander, di nila matatanggal yung ano. Naku, nila matatanggal. Dinuel niya? Hindi. Pero hindi niya dinuel. Natanggal yung linga pero hindi niya dinuel. So may pinagkasilang skill doon. Ang upwensa naman sila ngayon dito. Ah, in-earn siguro. Nanggal na Lincoln. This will do nicely. So HF just doing a very decent job of spreading the map. Spreading the defense team dito. Here comes the Invoker trying to catch someone. There's another Lincoln Spear removal coming in from that Warlock. Legion Commander not being able to find yung timing ng duel niya dito. Magnus now up with the Yule Scepter. Ano magiging next item mo? I think kailangan lumaban ng HF dito. They have the Aegis on their side. They need to make good use of this Aegis. At least force a buyback or maybe
damage some tier 3 towers dito. Blessings. At ito mga kaibigan, Slark now up with the BKB. Warlock dito. Anong item ng Warlock? Walay. 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 Walay item dito si Jesse Bash. Uy, pero ito, Invoker naghahanap. Si Judge yata ang gusto nilang makita rito. Pero, oh, nakuha na yung Aegis. Alam nilang wala ng Aegis dito. May dumaan, may dumaan. Kadaanan dito. Uy, si Jules, malayo na rin ang narating ni Jules dito. At, medyo hindi pa nagsisimula digmaan dito, pero alam nilang wala ng Aegis ng Templar. Pero HF, sabi nila, huwag tayong lumaban dyan. Sa turf nila, dito tayo kay Idol Sludge natin. Naku, delegado si Sludge. Pero nakabigay na si Sludge dito. Tingnan natin kung makakahanap ng opening kill si Sludge. Merong sentry wards dito sa mid lane. Pero Jules is being Jules, mga kaibigan. Split push muna siya. Bounce out para sa kanyang security. Radiant's top tower has fallen. Aegis nakuha na pero hindi pa buhay si Rose andito mga kaibigan, si Roshan. High grounds, mukhang living up to their name. High ground defense lang yata ang gusto nilang ilaban dito. Ait. Pero ito, sinusuport ako, nagkakagulo na rito. Naku, si Sludge! Si Sludge! Nasa kita na kera si Sludge! May BKB si Sludge and BKB pop by Sludge. They will try to go for the CM and the CM will immediately fall. Mag-aabol pa sila rito. Here comes the Legion Commander. Here is the Ice Wall to prevent them from going for the chase. Pero ito, Taskar nag-aabol ng makakalaban. There's that Ice Shard. Wala siyang magugulungan pero Sludge is here. Sludge! Naku! Ay! Naku! Na-duel! Nagka-duelo pero mukhang magkakaubusan. Hindi niya pinap yung Blade Mail at burado sa mapa si JJ Garan, mga kaibigan. Garan Dota. Chaotic offering falling dito, mga kaibigan. At eto na ang habol. Magnus will fall. Templar Assassin will fall and they might force the buyback dito. Legion Commander is the only casualties on the side of HF and they have managed to take down 3. Rapsi 3 ang naganap dun. So tignan natin dito. Medyo hindi sila namuwersa ng buyback. Instead, they will happily spread the map again itong team ng HF. They know that they are in complete control of this game. The driver's seat, mga bestie. Pero Invoker? Uy, nako si JC napili niya rito. And that is, DDZ is now on a unstoppable streak dito. Makaka-blink out. Grabe yung tornado, ang layo. Ano ba yun? Dilubyo. Got it. Pero ito. Going for an MKB, ang Slark dito. So, yan ang magiging main weapon niya. Especially yeah. Against a... Phantom Assassin. Hindi ko alam kung bakit hindi gumagawa pa ng way tong HF para taosin. May pinaghihintay pa sila ng susunod na Roshan dito, mga bestie. Pero I think kailangan na ano eh. Tapusin na nila to eh. Lumalakas yung Invoker dito and pwede silang maisang jumbo combo lang dito eh. Kagaya nang nangyari sa kanila. Kuro dahil na-jumbo combo nga sila kanina. Kaya nagkaroon na sila ng takot sa kanilang mga kaluluwa.
Invoker naghahanap na lang dito ng mga mabibiktima. Just using the ghost walk to casually scout for information para sa kanyang koponan. Jules Delicious Papa Ball. Nandito siya. Farming in the mid lane. Here is the tack. Hindi na critical. The RNG is not in his favor. Coup de Grace. Di ko alam ha. Abyssal Blade na completed ang Phantom Assassin. Pero ano to? Yung HF, ba't ganito maglaro? Ako, feeling ko matatalo sila rito. BKB yung Phantom Assassin, minus 1 ka dyan pag na-abyssal ka dyan, kahit galo ka pa kalakas. Pag na-reverse polarity kayo, ewan ko na lang. Ito, yan, kukunin na din si Benhur. Sinusundo na nila, kamatayan si Benhur. Anong sabi ko sa inyo, ha? Pero BKB immediately pop. But here is that Abyssal Blade. Tignan natin kung magkakaroon ng turnaround dito. Pero Benhur being above that BKB in the nick of time to avoid further damage. They know that the RP is down. Tignan natin kung ito na yung window of opportunity na hinahanap ng HF to end this game. But instead, they will spot up that the Roshan is up. So they will get this Aegis. Octarine Core completed now on the Invoker. And the Sunstrike will again scout them. But they will be too late to contest this. And this is the winning status quo. O kaya win condition na meron ng HF ngayon. They have the Aegis. RP is down. They have a window of opportunity to operate with this without the fear of being RP into an Invoker combo. Ito na. Kung hindi nyo pa kayo magpupush, wala. Hindi ko alam kung kailan kayo magpupush HF. Pero tignan natin dito. Jules Delicious Papa Ball leading the charge. Merong isa sa bottom lane na nagpa-farm. Hindi ko alam kung sino. Pero mukhang inaabangan ng Invoker itong Templar Assassin dito. Para kinancel yung TP niya. Tinornado siya. So maglalakad siya rito. Pero Hurricane Pike, lalakarin na lang yan. And walang Templar Assassin for the moment para dito sa side ng HF dahil naglalakad siya, alay-lakad siya mga kaibigan. Alam natin tapos na ang Holy Week pero napaalay-lakad siya rito. Tignan natin, walang RP. Maganda yung play ng Invoker to delay the inevitable, but this will be the fight na magde-decide ng ang series natin na to. They don't have the RP, they have the skewer. Tignan natin dito, and they will be able to burst out itong si Jules Delicious Papa Ball. Good thing that Jules has the Aegis. And here comes the Templar Assassin blinking in the silence mga kaibigan. Templar Assassin is here, nakikipaglaban siya rito. Oh my guard, Benhur Lawis, what are you doing? Why are you inside here? Why are you inside? You don't have TP, pero nakipaglaban, Diyos ko. And here comes the, oy! Overshoot, nag-overshoot mga kaibigan. Malapar, ito, may RP na. Lalaban na to. Di ko alam bakit ganun eh. But ang takot nila maglaro. Di sila sabay pumasok. Wala nang AG, so bukas na matatapos tong laban natin na to. Patay tayo dyan, Sludge. Ina-RP na naman sa mukha si Sludge dito. Pero the Chaotic Offering got duel mga kaibigan. Legion Commander taking down the Phantom Assassin. No buyback. Three heroes dead without buyback. Make that four. And that is the game mga kaibigan. Double kill for Benhur. Invoker the lone survivor. Will he be able to defend this against five hero? No. Against four hero without buyback sa kanya mga kampe. He might be able to spam the tornado pero wala. Hindi mo matitipensahan yan. Kahit anong gawin mo rito. Eto na si Templar Assassin. Inahabol ka na. And there's the silence. And tingnan natin kahit gano'ng paraming tornado mapatubo. Here comes the Sunstrike. It won't connect. Oh no, it will connect. But it won't be enough to take down itong Stark. And just like that mga kaibigan, that fatal, the chaotic offering to stop the combo ng high grounds to take down Jules. Wasak ang face na kills. And that is two set of rocks being claimed by the HF squad. Templar Assassin sinusubukong ulihin. Here is, pero may Hurricane Pike yan, so wala siya pakialam sa nararamdaman mo. May keso pa siya. Hindi, may keso yung Slark. They immediately go for the shrines to gain more objectives dito. Got it. Oh, ayun nilang mo sa akin yung ano. Riku. Ngayon pala, mano-normal lang eh. So, makukuha na yung dalawang shrines dito. And
HF converging towards the top lane. They know that the RB is down. Again, skewer na lang ang puhunan ulit dito. And Templar Assassin, ang buyback available is TA, Slark, Invoker, Tuskar, and Warlock. Nahuli na naman ang Warlock ni Bash dito, mga kaibigan. Na-heatstroke siya pero di siya tinamaan ng Defining Blast. Tingnan natin kung may magkakaroon ng reaction. Here is the Legion Commander. Monster kill. Para dito kay DDC. Siya lang hindi namamatay sa team niya rito. Oh, anong ginagawa ng Egypt? Aray ko, napagbigay-bibigay niya pa. Tumagal pa yung laban. Di ko maintindihan sa HF. Wala nang barak sa bottom lane. Pwede na sila mag top lane. Walang RP kanina. Medyo even though lamang na lamang kayo, pero pag alam nyo sa mga high level ng mga laro, dapat kailangan ma-identify nyo at saka ma-execute nyo kung ano yung pinakamagandang objective talaga. Hindi yung tipong ganito farm, pinarm nyo pa yung mga gubat kanina. So hindi lang mabuhay yung Warlock dito for the chaotic offering. Templar Assassin with the Invoker na may travel, may Octarine. Kaya-kayang i-depend ng Invoker yung dalawang lanes eh. So may Empower pa sila, may Phantom Assassin pa sila, so may Cleave sila dito. So marami silang pang clear ng Creep Wave. So hindi pa tapos ng laban natin na to. Silipin mo kainet yung chart natin. Ayan, leading by 30k network and 30k experience ang HF dito. Tornado will be casually used dito. Slark, sisimulan niya bang humagro pero dumaan siya sa ice wall dito and he will be able to pounce out dito. Another tornado coming in. So mayat mayang tornado na yung ibabato ng Invoker dito. With that ice wall, defending yung kanilang tier 3 EMP, preventive EMP para kung may tumalun man dito. Uy, naku. Aray ko. BKB, Abyssal Blade. Uy, ang ganda. Yan ang maganda. Duel on that Phantom Assassin, but the RP is there. But it won't be enough. Instant buyback, mga kaibigan. The Crystal Maiden will fall. Nagkakaroon ng bugbugan dito, balugbugan portion, pero bakbakan. And there's the Walrus Kick, mga kaibigan. Templar Assassin proving to be too much dito. Blink out para sa kanya. Buyback coming in from the Magnus. There's that BKB pop. And ako, nagkakabulan na rito. Here comes the Hurricane Pike. Aray, aray. Aray ko, pero yung Scepter para sa Magnus. Jules being able to survive dito. Nakakapag-regen pa siya. Will they be able to claim the rocks dito? Ben Hurlawis nasa gitna ng gera at hindi pa nila makukuha, and Ben will fall. And defending quite very well dito etong HG, pero mawawalan pa rin sila ng isang barak dito. Jules on the backside. Tignan natin dito. Legion Commander nandito rin, nakikipagdigmaan. This, makakapatay pa sila rito. Pero Jules will fall. Invoker is here. Double kill for the Invoker. Here comes the Sunstrike. It won't connect. At makaka-blink out pa si Yaj Dota dito. Pero hindi pa rin nila na mega. Hinahabol nila si Yaj. Pero si Yaj nagpanggap na puno. Jumbutsu na isang mala Super Saiyan. Sabay blink out na Pet Malu. Warlock now up with a 4-stop. May 4K si Bash dito. Anong bibili ni Bash? At tignan natin, 22 to 19 is the scoreline. HF leading by 3 in terms of kill, but in terms of objective, 1 barracks standing between mega creeps dito para sa side ng HG. So they need to defend this with their life. Pero they have the Invoker, which is a good news. They also have the Phantom Assassin and Magnator. So they have the potential of a comeback dito. Depende sa kung anong mangyayari. Jules without buyback dito, mga kaibigan. Here is the smoke coming in from the side of HG. They are going for a pick. Naghanap sila ng mapipitas dito. Naku na yung bottom lane. Napitas na naman sa bottom lane si Tuskar, mga kaibigan. Si Tuskar ay napitas na. And DDC man handling ang lineup dito ng H ng. Uy, naku, makakahuli pa sila rito. Naku po, babes. Naku, sinusundan dito. Uy, nabangga. Aray ko na Abyssal Blade.
Uy, pero dito Stark, BKB will be pop dito. And they will be immediately rin. Pero Magnator mahuhuli. RP on 2 though. Pero naka-BKB yung dalawa dito. Magnus is in danger. Where is the chaotic offering though? Hindi pa pinababagsak dito. Pero double kill para kay DDZ dito. Here comes the Templar Assassin. They are going for the chase dito. Stark, they want to go for more. Gem of the Rusite has been dropped. At magtatakbuhan ng HG dito. Although the Legion Commander has fallen. And without buyback itong si Yaj dito. Wala rin buyback ang Magnator. Walang buyback ang CM. They might go for more. Here comes the Snowball for the chase. Looking for the Invoker dito. Pero Invoker, naku TA, makaka-blink out dito. IPA pala. Pero yung Slark, dumidiscarte na mag-isa dito yung Slark. Oh, Riku! Naku po, Snowball! Four stop out, makaka-blink pa ba? Jules, trabaho gaming lang, mga kaibigan. Going for Mega ang tropa natin dito. Pero ito na, Phantom Assassin, susubukan mag-ubos. Pero sinipa palayo! Sinipa pa, ginawang football, mga kaibigan. At the slow si Slark, the slow si Timeblar, si Phantom Assassin. And there's the Mega Creeps, the Walrus Kick, mga kaibigan. Lubayukaya! At dito na nagsisimula ang Defense of the Ancient para dito sa side ng High Grounds. Can they go for a comeback of an epic proportion? Yan ang kailangan nila rito. Comeback of epic proportion. Kaya ba ito? Pero HF, they will be on the rush with trying to get the Aegis, the insurance para sa kanilang squad dito. That's an Aegis that cheese again going in favor of the HF squad. Wala pang kumukuha ng Aegis and it will be Benhur to carry the Aegis dito. And they will end this game 25-21 ang scoreline. Dikit lang yung scoreline, no? AC completed on your LC. Tornado dito. At ito na, pumapasok na mga Mega Creeps. Si CM, naku. Si CM, naglakas ng loob. RP, ay grabe naman yun. Fatal Buds, RP kaso, delegado dito. Nakahuli, Invoker, delegado, buhay niya rito. Pero nagkakabakbakan pa. He is under the cover of the Ghostwalk, but their Phantom Assassin will fall. Ben is on a triple kill. There's that GG call. And HF will end this series 2-1, taking game number 3 at super competitive na laban para sa HF and HG. Both teams showing na kalibre 1 talaga ang kanilang mga laruan dito. And that's it, mga kaibigan. You have witnessed HF taking itong ating series 2-1. Kalaban nga nila yung HG para sa C-Kappa Southeast Asia Dota 2 Invitational. Again, this is Kuya Duno and I'm from Mineski TV. Mga besi, anong nangyari? At mukhang maganda ang unang series ni Captain Nico AU dito sa kanyang pagbabalik sa kanyang HF squad, sa kanyang minamahal na HF squad, and they will take the series 2-1. At hindi ko nasasayangin pa ang inyong oras. Maraming maraming salamat sa lahat ng tumutok, naghintay, nanood, nakigulo sa atin sa Mineski TV. Patulog na kayo dahil Tuesday, ay ano ba bukas? Thursday, ay Wednesday na bukas. Ah, hindi. Ano na ngayon? Wednesday na ngayon. Thursday na bukas. Rapsi. At I'll be signing off. Bye-bye. I love you all. Mwah. Chup-chup, mama. We'll be right back.